Nakaabang ang lahat sa airport na pinangungunahan ni Rebecca. Huminga siya ng malalim at agad na nakita ang naglalakad na si Nathaniel. Napalunok siya nang makita ang para itong artista at modelo sa postura nito habang naglalakad. Huminto lang ito nang makarating sa kanyang harapan. Tinanggal nito ang salamin at pinagmasdan siya. Ngunit, malamig ang mga mata ni Nathaniel o mas kilala bilang tawag na Nathan. "Welcome back, sir." Formal na sabi ni Rebecca. Ngumisi si Nathan at binalik ang salamin sa kanyang mata. "Inaasahan kong si Daddy ang sasalubong sa akin. May trabaho si Mr. Buenaflor kaya kami. Let's go." Putol nito sa kanya at nauna pa itong maglakad at iniwan ang maleta sa kanyang harapan. Napabuntong hininga ang dalaga at agad dinala ang maleta ni Nathan. Sumakay siya sa kotse at agad na tumango sa driver nila. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Namuli silang nagkita at hindi alam ni Rebecca kung ano ang magiging buhay niya kasama ang binata sa iisang bubong. "Nandito na tayo," sabi ni Rebecca. "That's good. It's suffocating here." Parinig ng binata at agad na bumaba sa kotse. Napangiti na lang si Rebecca at tinignan ng driver. "Hayaan mo na, Kuya Ruel. Baka may jet lag pa kaya ganun kasama ang ugali." Natawa naman si Ruel. "Sana nga, ma'am. Magkaayos na kayong dalawa." Hindi na lang yun pinansin pa ni Rebecca at agad na lumabas. Ito na ang naging trabaho niya sa mga nagdaan na buwan habang wala si Nathan. Dahil sa labis na utang na loob, ay ginawa ng dalaga ang makakaya niya para pagsilbihan ang matandang Buenaflor na humantong sa punto na may namamagitan sa kanilang dalawa ng anak nito. Huminga ng malalim si Rebecca at naabutan si Nathan na kausap ang kanyang ama. "Si Rebecca na ang inutusan kong sunduin ka. Hindi ako makakaabot gawa ng may meeting ako. Hindi ba kayo nakapag-usap?" Tanong ni Dominic, ang daddy ni Nathan. Napangiwi si Nathan na tinignan ng kanyang ama. "Hindi ko siya gustong makausap, Dad. Sana sa susunod ibang assistant mo naman na magsundo sa akin. You should be thankful that I fetch you." Formal na sabi ni Rebecca na tila na-offend sa kanyang sinabi. "Inakausap ba kita?" tanong ni Nathan. Ngumisi ang dalaga. "Hindi ba? Ako ang nagsundo sa iyo eh." Umiling na lang si Nathan at agad na umupo sa kanyang upuan para kumain. Kasama nila ang dalaga kaya hindi niya maiwasan na mapatingin kay Rebecca na tila nagbago ang katawan nito at nag-iba rin ang mukha nito. Hindi maiwasan ni Nathan na mapalunok dahil sa kakaibang timok ng puso nito dahil sa wakas, nagkita na rin sila. "Nga pala, madalas mo na makakasama si Rebecca. Dumating na kasi si Ace at siya na mag-aasikaso sa kumpanya," sabi ni Dominic. "What? Wala na bang iba?" Umiling ito. "Malaki ang tiwala ko kay Rebecca." Ngumiti na lang ang dalaga at agad tinapos ang kanyang pagkain. Nang matapos siya, agad na siyang tumayo at marahang naglakad papunta sa itaas, ngunit natigilan siya na makita si Nathan. Napatingala siya dahil mas matangkad dito sa kanya at napatingin siya sa mga tsokolating mata nito. "Tabi." Masungit na sabi ni Nathan. Napakurap naman si Rebecca at agad tumabi. "Sungit? Ano? May sinasabi ka?" tanong ni Nathan at tinignan ng dalaga. Umiling agad si Rebecca. "Wala naman, sinabi ko lang na baliktad ang damit na suot mo. Pupunta ka na sa banda mo?" Napatingin naman si Nathan sa kanyang damit at nakitang maayos naman. Kaya agad niyang sinamaan ang tingin ng dalaga. Natawa naman si Rebecca kaya napatingin naman ang binata sa pantay-pantay at magagandang ngipin ng babae. "Di ka pa rin nagbabago? Matampuhin ka pa rin ba?" tanong ni Rebecca. "People change and stop acting like we're good. Taon na ang nakalipas at wala na rin akong nararamdaman." Ngumiti si Rebecca kahit pa masakit ang binitawang salita ng binata. "I see. Ang mahalaga naman sa akin ay natupad mo ang pangarap mo." Natigilan ang lalaki at hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng lungkot at sakit. Ang dalaga naman ang nang iwan sa kanya.
Si Rebecca naman ang dahilan bakit siya umalis ng kanilang mansyon, na kahit sa ganoong paraan, hindi na umalis pa ang dalaga. Anong nararamdaman niya ngayon? Galingan mo. Formal na sabi ni Rebecca. Rebecca. Tawag ni Nathan. Ngumiti lang ang dalaga. Kagaya ng sabi mo, maraming nagbago sa mga nakalipas na taon. Good luck. Mabilis na naglakad papasok si Rebecca sa kanyang kwarto at doon napasandal. Alam niya ang malaking kasalanan niya sa binata. Ngunit alam niya rin na para yun sa ikabubuti ng lahat at ng pangarap nito. Huminga ng malalim si Rebecca at agad na ngumiti sa harap ng salamin. Hello? Sagot niya sa tawag. Mommy? Boses yun ng isang batang lalaki. Yun ang kanyang narinig. Mommy, I miss you. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang marinig ang boses ng isa sa mga kambal niyang anak. Napalunok siya at agad pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Nico? I miss you too, baby. Mommy, kailan ka po uwi? Tanong naman ang isa sa kambal. Hindi ko pa alam, Nash, eh. Pero kapag may oras, pupuntahan ko kayong dalawa, okay? I miss you both. Malambing na sabi ni Rebecca. Kinabukasan ay nag-asikaso si Rebecca na mga kailangan niyang gawin para sa welcome party ni Nathan. Inayos niya ang dapat ayusin at maging ang mga security ay nakahanda na rin sa labas at loob. Huminga ng malalim ang dalaga at agad nakita si Nathan na may dalang gitara at sabi nito, magpe-perform daw ang banda nila. Good evening everyone. We will start the program. Sabi ng MC. Umupo na agad si Rebecca sa gilid kung nasaan ang matandang Buenaflor. Huminga ng malalim ang dalaga dahil ito ang unang beses na makikita niya ang binata na tutugtog sa kanyang harapan. Napangiti siya at nawala na yun na mapansin ng matandang Buenaflor na nakatingin sa kanya. Sir. Ngumiti si Rebecca, ngunit kabado siya. Hindi mo kasalanan. Mahinahong sabi nito. Natigilan si Rebecca. Matigas lang yan si Nathan. Ngunit alam kong mahal ka ng anak ko. Maaring may tampo at galit, ngunit alam kong magiging maayos din kayong dalawa. Bahagya siyang natawa. Hindi na po ako umaasa. Ngumiti ang matanda. E di gagawa ko ng paraan. Nagtawanan silang dalawa, ngunit lingid sa kaalaman ni Rebecca, hinihintay lang na matanda ang tamang pagkakataon. Mabilis na napatingin ang dalaga sa unahan at nakitang nagsisimula na si Nathan at nang marinig niya ang boses nito para siyang hinihele. Hindi maiwasan na mapatingin ni Rebecca sa binata na seryosong kumakanta habang hawak ang paborito nitong gitara. Go Nathan! Sigaw ng mga fans ng binata. Habang pinagmamasdan ni Rebecca ang binata, ay napatalon siya nang naabutan niya nakatingin sa kanya ang lalaki. Bumilis ang tiwok ng kanyang puso nang maglakad dito papunta sa kanya. Ngunit pakiramdam niya, nalaglag ang puso niya nang may sinama itong babae. Napalunok si Rebecca at doon niya lang nakita ang magandang ngisi ng binata habang hawak ang kamay ng babae. Iha, saan ka pupunta? Tanong ni Dominic. Banya lang po, sir. May tatawagan lang po ako. Mabilis na naglakad si Rebecca at agad na lumabas ng event hall. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang maramdaman yon. Hindi niya alam kung bakit umaasa pa rin siya na hanggang ngayon, mahal pa rin siya ni Nathan. Huminga ng malalim ang dalaga at akmang babalik nang madatnan niya ang binata na nakatingin sa kanya. Oh, tapos na? Nakangiting tanong ni Rebecca at tinago ang cellphone. Ba't di mo tinapos? Tanong ni Nathan. Ha? Huh? Umirap ito at agad na tinignan ang suot ng dalaga. Ngayon lang niya nakita ang kurba ng katawan nito at bagay na bagay sa dalaga ang suot nitong sexy deep neck, backless maxi dress. Huminga ng malalim si Nathan at binigay ang jacket niya. Suotin mo. Bakit? Hindi ba nilalamig ang kasama mo? Tanong ni Rebecca. Umangat ang sulok ng labi ni Nathan at agad tinago ang ngisi.
Gusto mo bang ikaw ang hilahin ko kanina? Hindi. Agad na agap ni Rebecca at agad na hinablot ang jacket ng binata. Wala naman akong pakialam kung sinong babae ang dalhin mo o kasama mo. Nagtagis ang panga ni Nathan at nilapitan ang dalaga. Inayos niya ang dress nito at gusto niyang mainis sa nagbigay ng dress. At nang maayos nito ang dress ni Rebecca, pinagmasdan niya ang mga mata ng dalaga. Pumasok na tayo sa loob. Gusto ko dito. Ikaw dapat ang nasa loob at hindi ako. Party mo yon at... Hinawakan ni Nathan ang kamay niya at agad hinila papasok. Lahat ng tao napatingin sa kanilang dalawa. Naramdaman ng dalaga ang kamay ng binata sa kanyang bewang, kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Umupo silang dalawa at gumisi naman si Dominic. Anong ginagawa mo? Bakit? Ano to? Is this for your show? Paano yung babaeng kasama mo kanina? Natawa si Nathan, kaya napalunok ang dalaga. She's a fan, Rebecca. Don't be jealous. Hindi ako nagsiselos, no? Ngumisi lang ang binata at agad na tinignan ng MC. Nagsimula na ang party at walang ginawa si Rebecca kundi ang umupo dahil sa gitna siya ng dalawang Buena Flor. Nakilala rin ng dalaga ang mga kaibigan ng binata ngunit sabay silang napatingin sa cellphone ni Rebecca nang tumunog yon. Excuse me. Kabadong sabi ni Rebecca. Mabilis siyang tumayo at agad sinagot ang tawag ng kanyang mga anak. Napangiti siya nang marinig ang malambing na boses ng mga ito. Hello, Mommy. We went to the mall earlier. Masayang sabi ni Nico. Talaga, baby? Ano naman ang binili niyo? Marami po. Cars, guns, and some teddy bears. Okay. Kapag day off ni Mommy, pupuntahan ko kayo dyan. Behave lang kayo, okay? Hindi alam ni Rebecca na nasa likod lang si Nathan na nakakunot ang noo at hindi naiintindihan ang pinag-uusapan nila. Masyado siyang curious sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa dalaga dahil malinaw niyang nakita ang picture ng dalawang bata. O sige na, mga baby, alis na ulit si Mommy ha? I love you, Mimi! Malambing na sabi ng kambal. I love you more. Natatawang sabi ng dalaga. Napatili si Rebecca sa gulat nang makita si Nathan na kalmadong nakaupo at nakatingin sa kanya. Kinakabahan na napatingin doon ang babae. You're a babysitter too? Tanong ni Nathan. Ha? Isa ba sila sa mga binabantayan mo? Sabi ni Daddy baka tinawagan ka ng mga bata sa bahay ampunan. Natigilan naman si Rebecca at naisip pang napag-usapan nila ng matandang Buena Flor. Napalunok siya at mukhang alam ng matanda na magtatanong ito, kaya nakahinga siya ng maluwag ng mapagtanto na hindi siya nito nilaglag. Huminga ng malalim si Rebecca at nahangiting tumango. Oo. Tumatawag kasi sila ng paminsan-minsan sa isang araw. Kailangan kong bantayan at baka umiyak na naman. Nakangiting pagsisinungaling niya. I want to see them. No. Agap agad ni Rebecca at agad naman napansin ni Nathan ang pagkagulat sa mukha ng babae. I mean, wala kasi sila dito, nasa ibang bansa sila. Oo, right, nasa ibang bansa sila. Kasama ang in charge sa kanila. Kapag nakauwi na sila, sasabihan kita. Okay, fine. Ngumisi si Nathan at tinignan ang paan ng dalaga. Mas lalo siyang ngumisi nang makitang tinatapik ng paan nito ang sahig. Tanda na nagsisinungaling ito sa kanyang harapan. Tinignan niya ang mga mata nito at ngumiti. Bibisitahin ko sila kapag may oras ka at ako. Ngumiti si Rebecca. Okay, mabuti nga kung ganun. Kailangan nating pumunta ng Siargao. Napatingin si Rebecca sa binata na kapapasok lang ng kanilang bahay. Binitiwan niya ang ginagawa at tinignan si Nathan. Wala namang sinabi si Mr. Buena Flor na may kailangan tayong ayusin sa ibang lugar. Hindi rin ako nakatanggap ng tawag mula sa kanya. Mahinahon na sabi niya. Ako, may kailangan akong gawin doon. Kailangan mo sumama sa akin at hindi ka pwedeng tumanggi pa. Sabi ni Nathan, mag-impake ka na para sa isang linggo na business trip. Bumuntong hininga si Rebecca at hindi niya inaasahan na magkasama na naman ulit sila ng binata. Tinignan niya ang kanyang ginagawa at naalala ang naging dahilan ng paghihiwalay nila. Siya ang unang sumuko,
Ngunit kapalit naman nun ay ang pangarap ng lalaki na maging isang sikat na vocalist. Hindi nga lang niya maintindihan kung ba't ayaw siyang bitawan ni Mr. Buenaflor. At ang sabi lang nito, kailangan siya ng matanda. Rebecca! Tawag ni Nathan. Bakit? Anong bakit? Aalis na tayo. Mamaya na ang flight nating dalawa, kaya ano pang hinihintay mo? E di pumunta ka dun mag-isa, total nagmamadali ka naman. Tumayo ang dalaga at niligpit ang mga gamit niya. Ano sabi mo? Ngumiti naman siya. Mag-iimpake na ako, yun ang sabi ko. Nang makapag-impake na si Rebecca, agad na siyang sumunod kay Nathan na nasa labas ng kotse. Sumakay siya at tahimik nilang tinahak ang airport ng mga Buenaflor. Habang pinagmamasdan ng dalaga ang mga kotse na nasa labas, tinignan niya ang binata na tahimik na nagmamaneho. Sa tingin mo ba kapag sinabi kong dito ka na lang, matutupad pa kaya ang pangarap mo sa ibang bansa? Kalmadong tanong ni Rebecca. Natigilan naman si Nathan. Hindi siya nakasagot sa bigla ang tanong nito, ngunit isa lang ang nasa isip niya. Kaya kong pagsabayin ang pangarap ko at ikaw, Rebecca. Hindi ko kailangan mamili dahil alam mo ang sagot ko. Mahinang sabi ni Nathan. Napangiti si Rebecca at napatingin sa kalsada. Masaya ako naabot mo ang pangarap mo. Masaya ako naging vocalist ka ng... Rebecca, are you hiding something from me? Naisip ko lang na andali mong pakawalan ako. Dahil yun ang tamang gawin. Bumuntong hininga ang babae. Hindi naman nakasagot ang lalaki. Masisisi mo ba ako? Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, kaya kong gawin lahat. Nakaya mo akong iwan? Tanong ni Nathan. Nakaya mo akong itaboy? Parang may pagmamakaawas sa boses ng lalaki. Napalunok si Rebecca at agad humigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Tinignan niya si Nathan at baka sa mga mata nito ang sakit at galit, kaya mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya at napaiwas siya ng tingin. I don't have a choice. Kung hindi kita bibitawan, sa tingin mo ba hindi ka makakarating sa kung anong meron ka ngayon? I did that for you. At sa tingin mo ba ginusto ko rin? That is your dream. How can I ruin it, huh? Tahimik silang nasa biyahe hanggang sa makarating sa Siargao. Napabuntong hininga ang babae at agad na sumunod kay Nathan. Nakaready na po ang presidential suite sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ng isang lalaki. Teka, isang kwarto lang tayo? Tanong ni Rebecca. Thanks, miss. Hindi napansin ni Nathan ang dalaga at agad naglakad papunta sa elevator. Sumunod naman agad ito at nang makarating sila sa tamang floor, agad silang naglakad sa kanilang hotel room. Namangha pa si Rebecca at nakita niya rin na dalawang kama, dahilan para makahinga siya ng maluwag. Pwede ba ako sa tapat ng balkonahe? Gawin mo kung anong gusto mo. Sagot ni Nathan na tinanggal ang sapatos. Ngumiti si Rebecca at agad lumabas para pagmasdan ng magandang view. Napapikit siya at kung sana lang nandito ang mga anak niya, sigurado siyang magugustuhan ng mga ito ang dagat. Napadilat siya ng mga mata nang maramdaman ang presensya sa kanyang gilid. Ano palang gagawin natin bukas? Actually, wala tayong gagawin. Kalmadong saad ng lalaki. Ha? Huh? E ba't mo ako dinala dito? Ngumisi ang lalaki at tinignan siya. Let's say, I'm kidnapping you. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca at humigpit ang hawak niya sa railings. Takot at kaba ang nararamdaman niya. Ngunit bakit may parte sa kanyang puso na masaya? Gusto niyang matawa ngunit hindi ito pwede. Kailangan siya ng mga anak niya at kailangan niya ring umuwi agad. We need to talk, Rebecca. Ito lang ang tanging paraan ko para makapag-usap tayo ng maayos at mabuti. Kalmadong paliwanag ni Nathan. Hindi to tama, Nathan eh. Ano naman ang pag-uusapan natin? Sumama ako sa'yo dahil sabi mo may meeting ka sa araw na to. Ano ba itong ginagawa mo? Gusto ko lang makasama ka. Hinawakan ni Rebecca ang kwelyo ng suot ng lalaki. Nathan, kailangan ko umuwi. Kailangan ko makauwi agad kung wala ka namang... Is there someone waiting for you? Natigilan si Rebecca at dahan-dahan na binitiwan ang kwelyo ng lalaki. Kailangan ko umuwi sa lalong madaling panahon. Ang mga binabantayan ko kailangan nila...
Magpapadala ako ng mga tao para dun sa problema mo. Yun lang ba? No, please! Hinawakan ni Rebecca ang braso nito. Ano bang pag-uusapan natin? Na matapos na to, ano bang kailangan mo? Hindi ba matagal na tayong tapos, Nathan? Umiling ang lalaki at mariing pinagmasdan si Rebecca. Hindi siya pumayag doon na makipaghiwalay. At kaya siya umalis para lang hindi na umalis pa ang babae. Ngayong magkasama na sila ulit, gusto niyang malaman ang nangyari habang wala siya. You will stay here with me, and I want you back, Rebecca. Nagising na lang siya na ganun pa rin ang lugar kung nasan siya. Napalunok siya at mabilis na bumangon para hanapin ang kanyang cellphone na iba pang gamit. Natigilan siya nang makitang wala ang cellphone niya at malamang sa malamang, hawak yun ni Nathan. Get ready, sa ibaba tayo kakain. Nasaan na cellphone ko? Kailangan ko ang cellphone ko. Tinago ko. Kahit pahanapin mo kung saan-saan, hindi mo mahahanap yon. Why are you doing this to me? Hindi sumagot si Nathan at agad na nilapitan ang babae. Napapikit si Rebecca nang maramdaman niya ang paghalik ng lalaki sa kanyang pisngi. Good morning. Hihintayin kita sa ibaba. Nathan! Ano ba? Yung cellphone ko! Hindi alam ng babae kung maiinis ba siya o maiiyak. Bumaba nga siya pagkatapos mag-asikaso. Naabutan niya ang lalaki na kalmadong umiinom ng kape na hawak nito at ang hawak ng isang kamay nito ay magazine. Umupo sa tapat ng babae, suot ang halter top at maikling short. Nathan, kung ano man ang gusto mong gawin sa akin, baliwala. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. At ang mahalaga na lang sa akin ngayon makauwi. Please, I need my cellphone. Fine. Tatawagan mo sila sa harap ko mismo. Ano? That's the only way. Then, hindi mo makukuha o magagamit ang cellphone mo. Sa bandang huli pumayag si Rebecca. Pinagdadasal niya na lang na hindi nito hanapin ang daddy nila o kaya naman tawagin siyang ina ng mga anak. Tinignan ni Rebecca ang binata at nang sumagot si Nash, sabay silang natigilan. Mommy, why did you call us po? Uuwi na po kayo? Nash, gusto ko lang sabihin na hindi ako makakapunta na mas maaga. I need to work, anak. Mommy, you promised us we will be very sad. Birthday po namin. Napakagat si Rebecca sa ibabang labi. Babawi ako, Nash. Pakisabi kay Nico, okay? I love you both. I love you too, me. Bulong ni Nash at ito pang nagbaba ng tawag. Binigay agad ni Rebecca ang cellphone kay Nathan na walang reaksyon. Para siyang nagbabasa ng papel na walang laman dahil sa itsura nito. Huminga ng malalim ang babae at tinapos ang pagkain. Sa araw nga na yon, wala silang ibang ginawa kundi mag-away o kaya naman minsan magsigawan. Hindi ka ba papasok sa loob? Tanong ni Rebecca nang datna ng lalaki na nagiinom kaharap ng payapang dagat. Hindi pa ako inaantok. Ayaw mo ba talaga akong kasama? Ba't mo natanong? Saad ni Rebecca at umupo sa tabi ng lalaki. Umiling si Nathan at agad tinignan ang buwan. Payapa ang dagat, ngunit mas gusto niyang kasama si Rebecca. Alam niyang naging malupit siya sa mga nagdaang araw. Ngunit may hinihintay lang si Nathan. Gusto niyang marinig yun kay Rebecca. Ngunit nawawala na siya ng pag-asa. Kumusta ang banda? Successful ang concert niyo. Kilala na rin kayo sa ibang bansa at dito. Hindi ka ba masaya? Hindi. Lalo na't wala ka. Pangarap ko ang maging parte ng bandang yun. Ngunit aanihin ko ang mga yun. Kung wala ka naman para panoorin ako. Kesa piliin mo ako, mas pinili mo pang iwan ako at layuan. Pero natupad mo naman yung pangarap mo. Yun ang mahalaga, di ba? Yun lang din ang tanging magagawa ko para i-push ka. Alam ko kasi kung gano'ng kaka-excited para doon. Sino ba naman ako para harangan ng mga pangarap mo? Pero mas kailangan kita sa mga oras na yun. Nagkatinginan silang dalawa at yun naman ang nagbabadyang luha sa mga mata ni Rebecca.
Kung gagawin niyang pigilan ng lalaki dahil buntis siya, pagiging selfish ang tawag doon. Ayaw niyang sisihin ang sarili at ayaw niyang basta nalang bitawan ng lalaki ang pangarap nito. I'm sorry. Pero bakit ayaw akong paalisin ng daddy mo? Ayokong umalis ka doon. Dahil alam ko hindi na kita makikita pa. Pinagtutulakan mo naman ako, ako na lang ang kusang umalis. Nang sa ganun hindi ka na umalis pa sa mansyon. Gulat na napatingin si Rebecca sa lalaki na umiinom ng alak ngayon. Napalunok siya at napatingin kay Nathan na nakakailang bote na. Kinuha niya ang bote at nilayo sa binata na napatingin sa kanya. Pumasok na tayo sa loob. Tumango naman si Nathan, ngunit sa pagtayo nila niyakap niya ang babae. Gulat na napatingin si Rebecca. Please, dito ka lang. Huwag kang aalis. Nathan! Ayusin natin to, Rebecca. Hindi ko na kaya. Ayusin na natin to, please. Bumalik ka na sa akin. Ayusin na natin lahat, Rebecca. Mahalin mo ulit ako, please. Matulog na tayo. Marahang tinapik ng babae ang balikat ni Nathan. Bukas na lang tayo mag-usap, Nathan. Humiwalay naman ang lalaki at agad na tinignan ang babae. Nagkatinginan silang dalawa hanggang sa tumango si Nathan. Hindi niya maiwasan na mapangiti sa lalaki dahil katulad noon, soft pa rin ito. Mag-uusap tayo bukas ha, kasi hindi ko na talaga kaya, Rebecca. Pakiramdam ko mamamatay na ako, kakapigil na hindi kakausapin. Bahagyang natawa si Rebecca. Kaya pala masungit ka. Ginagawa ko lang naman yun para pigilan ang sarili kong halikan ka eh. Nathan! Nanlalaki ang mga mata niya at natawa naman ang binata. Sabay silang pumasok sa kwarto at natigilan siya nang maramdaman ang kamay ni Nathan. Tinignan niya yon at napatingin kay Nathan na seryosong nakatingin sa kanya. If you're hiding something, please tell me. Hindi ako magagalit, just tell me. Tinignan ni Rebecca ang lalaki na marahang nakahiga. Natigilan tuloy siya at kinabahan dahil kahit papaano, nakaramdam siya nang habag sa lalaki. At paano kung may alam na ito? Kinagat ng dalaga ang ibabang labi at napailing. Hindi yun sasabihin ng ama ni Nathan. Alam niya yun. Pero paano nga kung alam niya na? Hindi niya ako pinaalis sa mansyon nila. Oh my God! Nanlalaki ang mga mata na napatingin si Rebecca sa lalaking natutulog. Ilang araw na silang nasa Siargao. At ilang araw na rin iniisip ni Rebecca kung kumusta na ba ang mga anak niya, kung kumain na ba ang mga ito o umiiyak dahil hindi siya nakapunta sa birthday nila. Ngunit hindi yan ang iniisip ni Rebecca kundi ang lalaki na wala na sa kama. Good morning, ma'am. Kumatok ang babae sa pinto at ngumiti. Binuksan nito ang pinto at agad na pumasok ang isang cart. Pinapasabi po ni Sir Nathan na late na raw po siya makakauwi. Dahil may meeting po sila, sinabi niya rin po sa akin na ihatid ang mga pagkain. Salamat. Saan daw ang meeting? Hindi niya po sinabi eh. Ang sabi niya lang po baka bukas ng umaga o mamayang madaling araw po siya uuwi. Ngumiti ang babae. Tumango lang si Rebecca at agad nagpasalamat. Kumain siya na mag-isa at nang matapos ay naligo siya at nagbihis. Lumabas siya at sumakay ng elevator at nang makarating sa tamang floor, nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Nico? Nash? Gulat na tawag niya sa kambal. Napalingon ang kambal at sabay nang umiti. Mommy! Tumakbo ang mga ito papunta sa kanya at niyakap siya. Anong ginagawa niyo dito? Sinong kasama niyo? Napatingin si Rebecca sa lamesa at nakita ang matandang Buena Flor. Napalunok siya nang makita kung gaano kaseryoso ang mukha nito. Dahan-dahan siyang lumapit habang hawak ang kambal. Sir, ba't ba po sila dinala dito? Bumuntong hininga ang matanda. Pasensya ka na, Rebecca. Gustuhin ko man napigilan ang anak ko, hindi ko na rin magawa. Sinundo ko sila sa bahay mo nang sa ganun. Makasama ka nila sa araw ng birthday nila. Anong ibig mong sabihin? Sir, napag-usapan natin to, diba? Hindi ko kaya makita ang anak ko at ikaw na hindi maayos. Ngayong may anak kayong dalawa. Gusto ko sana na maramdaman ni Nathan na mabuhay ulit. Pasensya ka na.
Ito lang kasi ang naisip kong paraan para magkabalikan na kayong dalawa ni Nathan. Masyado ko kayong mahal. Nagusto kong kayo pa rin. Napalunok si Rebecca at agad na tinignan ng kambal na nakatingin sa matanda. Wala nang nagawa pa si Rebecca kundi samahan ang kanyang mga anak. Naging masaya kahit papaano ang bonding nila at natutuwa siyang makita ang ngiti sa mga labi nito. I love it here, Mommy! There are so many corals and we also build a tower! Sabi ni Nico. Tumango naman si Nash. I love the food here, Mommy! Gusto ko po yung shrimp na may butter po. I love pasta din, Mommy! Natawa si Rebecca. Happy birthday! Anong gusto niyong regalo? Nagkatinginan ng kambal, kaya nangunot ang noo ni Rebecca. Tinigdan siya ng mga ito at sabay na ngumiti. At sinabi ang mga salitang, We want to meet Daddy! Saad ng mga ito at ngumiti ulit. Ano? Wala na bang iba anak? Masyadong mahirap. Gusto na po naming makita si Daddy. We've been waiting for him for too long po. Did you find him, Mommy? Napalunok ang babae at agad na tinignan ng dalawang bata. Hindi niya yun inaasahan. Ngunit alam niyang darating sa punto na hahanapin ang mga ito si Nathan. Ngunit handa na nga ba siya? Tinignan niyang muli ang mga anak at iniisip kung makabubuti ba ito sa kanila. I'm not ready. Hindi ko pa siya nahahanap. Why, Mommy? Si Lolo po? Daddy po siya ni Daddy, di ba po? Naninig ko po ang sabi niya. Kinagat ni Rebecca ang labi at niyakap ang kanyang mga anak. Pakiramdam ng babae, ito na ang tamang oras at ang oras na kinatatakutan niyang mangyari. Wala namang kasalanan si Nathan sa kanya, ngunit nasanay lang siguro siya na wala ang ama ng mga bata. Ayaw niya maging makasarili, ngunit mas kailangan niya ng presensya ni Nathan. We will find him here. I promise. Ngumiti si Nico at hinalikan ang kanyang pisngi. It's okay, Mommy. Alam po namin na makikita namin si Daddy here. He's excited to meet you. Nakangiting saad ni Rebecca. Sabay silang kumain sa araw na yon at kumuha si Rebecca ng isa pang room para sa kanilang tatlo ng mga bata. Inayusan, binihisan at inihanda ng babae ang kambal sa pagtulog. Naging mahaba ang oras nila sa paglalaro kaya naman inabot na sila ng gabi. Good night, Mommy! Good night, Nico! Niyakap ni Nash ang ina at ganun din ang kapatid nito. Good night! Malambing na sabi ni Nico sa kapatid. Mommy, good night din! Ngumiti lang si Rebecca at hinalikan ng noon ang kambal. Malakas ang paghinga niya ng malalim at napapikit dahil sa sitwasyon. Iniiwasan man niya ang ganito, ngunit hindi niya naman pwedeng sisihin ng matanda. Gusto lang nitong maging masaya ang anak. Kung siya rin naman ang nasa posisyon nito, gagawin niya yun para sa kambal. Hello, Nathan. How are you there? Tanong nito. I'm sorry, hindi na kita nasamahan sa mga gagawin sana natin ngayong araw. Babawi ako. It's okay. Uuwi ka naman bukas, di ba? Pwede naman nating gawin ang gusto natin. Kumusta ang meeting? I just want to get home to you. Wala ako halos narinig sa meeting dahil iniisip ko ang ginagawa mo at kung sino bang kasama mo. Napangiti si Rebecca. Ito ang Nathan na minahal niya. Ito ang lalaki na minahal niya noon. Pakiramdam tuloy ni Rebecca, nagbalik siya sa nakaraan. Ngunit alinman sa mga yon ang nangyari, hindi niya pinagsisisihan. Wala siyang pinagsisisihan sa mga yon. Dahil natupad ng lalaki ang pangarap nito. Rebecca? Tawag ni Nathan. Hmm. Tinignan niya ang buwan at ngumiti. I miss you. Ngumiti siya at bumuntong hininga. Namiss din kita. Mahina, ngunit alam ni Rebecca na narinig siya ng lalaki. Napasinghap si Nathan sa kabilang linya at agad na umayos ng upo. Uuwi ako bukas ng umaga, Rebecca.
Uuwi ako. Natawa naman siya at agad pinagmasdan ang kambal. Napangiti siya at hinayaan ang sarili na makinig sa kwento ng lalaki hanggang sa maisip niya nang hindi na dapat itago ang malaking sikreto na ilang taon niyang isinakripisyo. Natataranta na hinanap ni Rebecca ang kanyang mga anak. Maski sa banyo, wala ang mga ito, kaya naisip na talaga niyang lumabas at hanapin ang mga bata. Nang makababa sa tamang floor, tumakbo siya palabas para hanapin ang kambal. Nash! Nico! Miss, may nakita ka bang kambal? Nakasuot ng pajama ng Spider-Man. Wala po eh. Umiling na sagot na isang babae. Sige, salamat. Napahawak siya sa kanyang ulo at agad tinignan ng dagat. Wala doon ang kanyang mga anak. At wala din sa mga cottage. Napatalon siya nang maramdaman ng palad sa kanyang braso, kaya napalingon siya doon. Nathan! Parang maiiyak na tawag ni Rebecca. Sumisigaw ka raw, sabi ng mga empleyado sa loob, nangyari ba? Natigilan ang babae at hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Tinignan niya ang mga mata ni Nathan at kusang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang kambal nawawala. Kambal? Nagtatakang tanong ng lalaki. May kutob na ito ngunit kailangan ni Nathan na makasiguro. Sunod-sunod na tumango si Rebecca at hinawakan ang magkabilang braso ng lalaki. Nawawala ang kambal natin. Nawawala ang mga anak natin, Nathan. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at umawang ang labi nito. At nang makarecover, halos sigawan ni Nathan ang lahat ng security habang hawak niya ang babae. Hindi niya lubos sa kalain na masasabi yun ni Rebecca at tila para rin siyang mababaliw kakahanap sa kambal. Mommy! Malakas na sigaw ng kambal. Napatingin doon si Rebecca at nanlaki ang mga mata niya na makitang hawak ito na matanda. Nash! Nico! Tumakbo agad ang kambal papunta sa kanya na siya namang niyakap niya. Umiiyak na hinawakan ni Rebecca ang kambal na halos mabaon ng kanyang tuhod sa buhangin. Hindi niya halos maramdaman ang mga tuhod, ngunit nang yakapin ang kambal ay napakasarap sa kanyang pakiramdam. Saan ba kayo galing? Ba't di kayo nagpaalam? Pinag-alala niyo ako masyado. Niyugyug niya ang braso ng mga bata. Ano ba? Sabi ko magpaalam kayo eh. Papayagan ko naman kayo, anak naman. Napanguso ang kambal at namula ang ilong at kilay nito tanda ng pag-iyak. Mommy! Mabilis na naglakad si Nathan at itinayo ang babae. Maging siya, kontrolado ang emosyon dahil sa labis na gulat. Pumasok sila sa loob at umupo sa mahabang lamesa habang si Rebecca ay kalmado na. Tinignan ni Nathan ang kambal at tigil niya ang emosyon nang makitang kamukha niya ang mga ito. Nakita ko sila kanina sa elevator. Maling floor pa ang napuntahan at sinabi nila na gusto raw nila maglaro kaya sinamahan ko. Hindi ko alam na hindi pala nagpaalam. Okay lang, sir. Huminga ng malalim si Rebecca. Nag-worry lang ako dahil baka nalunod sila sa dagat. Malikot pa naman din sila, kaya grabe yung pag-aalala ko, lalo na't unang beses sila nakapunta dito. Tumango ang matanda. O maiwan ko muna kayo at ipahanda ko ang pagkain. Tinignan ni Rebecca ang lalaki na nakatitig sa kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim at agad na tinignan ang kambal. I'm sorry. Nag-worry lang si Mommy. Hindi ko sinasadyang masigawan kayo, okay? I love you. Ngumuso si Nico. Kasalanan po namin, Mommy. I'm sorry. Yumakap si Nico at sumunod naman si Nash. Huwag nyo nang uulitin, ha? It's okay. We make mistakes, but at least now, alam nyo na ang gagawin sa susunod. Yes po, Mommy. Naiwan silang dalawa ni Nathan at agad na tinignan ng lalaki si Rebecca. Ngumiti lang si Rebecca at tumango na para bang yun ang kasagutan sa tanong nito. Kusang nalaglag ang luha sa mga mata ni Nathan. At kung hindi lang siya nakaupo, baka nabuwal na siya sa kanyang kinatatayuan. Bakit? Bakit di mo sinabi sa akin? Dahil kapag sinabi ko sa iyo, hindi ka tutuloy sa pangarap mo. Hindi mo ba talaga alam, Nathan? Umiling ang lalaki. May duda ako pero ayokong bumalik ulit dahil pinapaalis mo ko. Tumango si Rebecca at nakontento sa sagot ng lalaki. Akala niya may alam ito,
ngunit wala naman pala. Tinignan niya ang lalaki at hinawakan ang kamay nito, dahilan para mapatingin sa kanya si Nathan. Magalit ka sa akin kung gusto mo, Nathan. Pero hindi na nababago ang ginawa ko para sa'yo at sa relasyon natin. Matagal na tayo magkasama at kilala na rin natin ang isa't isa pero hindi mo alam. Isa ang kambal sa mga isinakripisyo ko. Naisip kong ayoko magsisi ka sa bandang huli kapag hindi mo sinunod ang gusto mo. Pero anak natin ang pinag-uusapan dito, Rebecca. Anak nating dalawa. Nanghihinayang ang boses ni Nathan. Hindi sana ako umalis para alagaan ka. Ako dapat ang nag-aalaga sa'yo. I'm sorry. Umiling si Nathan at mugto ang mga mata sa kakaiyak. I want to know them. Pwede mo silang kilalanin. Anak mo sila, Nathan. Sure akong hinahanap-hanap kanilang dalawa. Mag-usap tayo bukas, ha? Huwag ngayon na kasama natin ang kambal. Dumating ang mga bata at ngumiti naman si Rebecca. Inasikaso niya ang mga anak at hinayaan si Nathan na kumuha ng pagkain. Habang wala ang lalaki, hinawakan niya ang kamay ng kambal. You want to meet daddy, right? Tumango ang dalawa at ngumiti ng ubod ng tamis. Tinuro ni Rebecca ang lalaki na naglalagay ng juice sa apat na baso. That man is your father. Nanlaki ang mga mata ng kambal at kusang napatingin kay Nathan na daladala ang mga baso at nilapag sa lamesa. Nanatiling nakatitig sila Nico at Nash at palihim namang natawa si Rebecca. Tinigdan siya ng kambal na parabang hindi alam ang gagawin. Nilagay ni Rebecca ang daliri sa kanyang bibig. Quiet. Kumindat ang babae sa kambal na nakangiting tumango. Can we talk now? Napatingin si Rebecca sa lalaki na pinuntahan pa siya sa malaking balkonahe. Kitang-kita nilang dalawa ang mga bata na naglalaro kasama ang matanda. Tumango ang babae at agad siyang sumandal sa railings. They're both 7 years old. Tagal na rin pala, no? Mahilig silang dalawa sa dagat at excited silang dalawa kapag nalalaman nilang makikita nila yung mga isda. Gusto rin nila ng cookies, lalong-lalo na kapag mocha flavor. Nag-aaral din silang dalawa at laging may honor and medals kapag uuwi sila. They're cute. What else? Saad ni Nathan. Ngayon lang nila hinanap ang daddy nila. At kagabi ko lang din sinabi. They're adjusting and somehow, nakatulong ang pagkwento ko sa kanila tungkol sa'yo. Gusto ka raw nila makita na kumakanta habang hawak ang gitara mo. Nangilid agad ang luha sa mga mata ni Nathan at nakagat niya ang labi. Tinignan niya ang babae na marahang nakatingin sa kanya. At sa tagal na panahon, ang mga mata pa rin ni Rebecca ang nakakapagpahina sa kanya. Huminga ng malalim si Nathan at hinawakan ng railings at agad nakinig. They're happy to see you. At masaya rin ako nakita na kayo. Di ko alam ang mararamdaman ko, Rebecca. Honestly, alam ko may tinatago ka sa akin pero kahit gusto kong tanongin si daddy, hindi ko magawa. Baka magalit ka at hindi ka na bumalik pa sa mansyon. Sinabi mo noon, ikaw ang umalis para hindi ako umalis sa mansyon. Bakit? Hiwalay na tayo, di ba? Di ako pumayag. Masyado kitang mahal para hayaang umalis. Gusto ko nasa mansyon ka. Gusto kong araw-araw na nakikita kita. Bumilis ang tibok ng puso ni Rebecca. Naiintindihan niya na ngayon at malaki ang respeto sa kanya ni Nathan. Sa kanyang pagbubuntis ay ang matanda ang kasama niya at nagpapasalamat siyang tumupad dito sa usapan nila. I'm sorry, Rebecca. Mahinang tawag ni Nathan. Wala na kasi akong pagpipilian eh. Masyado pa tayong bata nun para magseryoso. May pangarap ka habang ako gumagawa ng paraan para maging maayos ang buhay ko. Nagdesisyon ako na piliin muna ang pangarap nating dalawa. Kasi kung tayo talaga kahit ilang distansya pang layo natin sa isa't isa, tayo pa din. Pero kung sinabi mo dapat na alagaan kita, gusto kong mapanood ang pagbubuntis mo. Bilhin ang mga bagay na gusto mo. Bilhin ang pagkain na gusto mo at ng anak natin. I wanted to be there, Rebecca. Gusto kong kasama mo ako sa lahat. Niyakap ng babae si Nathan. Humagulhol naman ito ng iyak
habang yakap nito ang bewang niya. Mahigpit man, hindi nagreklamo si Rebecca at mas lalo lang sila naging emosyonal habang magkayakap. I'm really sorry. But you made it, Nathan. You created your own name, your own brand. Alam mong ikaw ang pangarap ko, Rebecca. Alam mong isang sabi mo lang babalik ako. Alam mong isang yakap mo uuwi ako. Humiwalay ang lalaki at tinignan siya. Mahal kita, Nathan. Mahal na mahal kita. Natigilan ng lalaki at napakurap. Sobrang mahal kita. And we can't blame ourselves. Hindi na dapat natin pinag-uusapan yung nakaraan dahil sa ating dalawa tayo yung nakinabang. Tupad mo yung pangarap mo. Nagawa ko naman yung trabaho ko para sa sarili ko and we both grew. We both learned. We both matured. We need to focus on our future with our kids. Napapikit si Rebecca nang halikan ng lalaki ang kanyang labi. Napangiti siya at tinugon ang halik nito. Hinaplos niya ang pisngi nito at marahang sinasagot ang bawat halik nito sa labi niya. Humiwalay silang dalawa at ipinagdikit ang kanilang noo. Yan lang ang hinihintay kong sabihin mo. Ang mahal mo ko. Natawa si Rebecca at humiwalay sa lalaki. Tinignan niya ito at hinaplos ang pisngi ni Nathan na hinawakan ng kamay niya. Hinayaan niya ang lalaki na pagmasdan siya at ganon din siya sa mukha nito. Ang sungit-sungit mo, nung nagkita tayo, muntik na ako magtampo. Did I hurt you? Medyo lang. Magkahalong pag-aalala at natataranta ang mga mata ni Nathan. Niyakap niya ang babae at paulit-ulit na humingi ng tawad, kaya natawa lang si Rebecca. You can bond with them. Turo ni Rebecca sa mga bata na nasa ibaba. Si Nico, may nunal siya sa gilid ng kilay at siyang panganay. Si Nash naman, may nunal sa gilid ng labi at mapapansin mo siguro na siya ang malambing. Pero gusto ko pa mag-usap tayo. Sa kwarto. Nakangusong saad ni Nathan. Tumawa si Rebecca at hinampas ito sa dibdib. Manahimik ka nga. Tumawa si Nathan at malambing na niyakap ang babae. Napangiti siya at hinaplos ang buhok ni Rebecca. At naging emosyonal man silang dalawa, ngunit yun lang hinihintay ni Nathan. Ang sabihin sa kanya nito na mahal siya nito at doon, kontento na siya. Narinig nila ang pagtawag ng kambal. Humiwalay agad si Rebecca at agad pinagmasdan ang kanyang anak. Lumakad dito papunta sa kanilang dalawa at tinignan si Nathan. Napangiti naman ang lalaki at lumuhod para pantayan ang taas ng kambal. Nag-enjoy ba kayo? Tinignan ni Nico at Nash ang kanilang ina na tumango bago tinignan si Nathan. Ibinigay ni Nash ang bola sa lalaki dahilan para tumaas ang kilay ni Nathan. Someone is challenging me to play basketball, huh? Daddy, play with us. Marahang sabi ni Nash at titig na titig dito. Napaawa ang labi ni Nathan at kalaunan ay marahang tumango. Kumaway si Rebecca at agad na pinagmasdan ang kambal na naglalakad kasama si Nathan. Napailing ang babae at mabilis umupo at pinagmasdan ang sikat ng araw. What a day. Aniya at ngumiti. Nang makabalik sa Maynila, magkasama silang apat. Hindi na humiwalay pa ang kambal kay Nathan hanggang sa makauwi sila sa mansyon ng mga Buenaflor. Sa ilang araw nilang pananatili sa Siargao, naging memorable ang mga araw na yon para kay Rebecca. Family dinner? Tanong ni Rebecca habang nag-aayos ng kanyang sarili. Tumango si Nathan na inaayos naman ang kanyang sapatos. Malaking dinner party na ginawa ni Daddy. Gusto niya ipakilala ang mga bata sa mga negosyante at kaibigan. For sure, ingrande na naman. Inasikaso na ba nila ang security at... Rebecca, hindi mo nagagawin ang trabaho na yan simula ngayon. Daddy hired someone who can do your work. Hindi na rin kita hayaan na magtrabaho. Pero... All you have to do is take care of our kids. Niyakap ni Nathan ang babae mula sa likuran at hinaplos ang bewang nito. Napabuntong hininga naman si Rebecca at ngumiti. Tumayo ang babae at nakita niya ang malagkit na tingin ni Nathan sa kanyang katawan.
Huminto pa ang mata nito sa dibdib niya. Nathan! Bakit ka nahihiya? Ilang beses ko rin naman niya nakita. At ilang beses ko na rin namang nahalikan ng bawat parte ng katawan mo. Hanggang ngayon, manya ka pa din? Tumawa ng malakas si Nathan at hinalikan ng labi ng babae. Sa akin lang yan. At marahan itong pinisil ang dibdib ni Rebecca. Pumunta sila sa isang malaking banquet hall at agad na mangha si Rebecca. Napakaganda ng ayos nito at napakaraming pagkain sa gilid. Marami rin upuan at nandoon ang ibang guest na hinihintay. Umupo sila sa isang table na nasa gilid kasama si Nathan at ang kambal na panayang tingin sa ilaw. Ang laki laman nito. You know my dad, alam mo naman ang isang yon. Ayaw niya na nalalamangan. Kakanta ka ba mamaya? Nire-reserve ko ang energy ko para bukas. Bukas? Nagkibit-balikat lang si Nathan at agad silang napatingin sa unahan. Naglakad papunta doon si Dominic na hawak ang microphone. Umupo nang maayos si Rebecca at agad tinignan ang matanda. This is a very important event for me and to my son. Gusto kong ipakilala ang isa sa aking exclusive secretary na ngayon ay isa na rin kasapi ng aming pamilya, my son's girlfriend Rebecca. Ngumiti si Rebecca at agad na tumayo para bumati at yumukod bilang paggalang. Umupo rin siya at napangiti dahil sa tuwa na lagi siyang sinasama ng matanda sa kahit anong event. But, in addition, may mga kasama rin kami na pinaka-importante sa aking anak. Ang kanyang mga tagapagmana, Nico and Nash. They are my son's hidden twins. Tumayo ang kambal at yumuko din gaya ng ginawa ni Rebecca. Lahat ay gulat sa kanilang nalaman, ngunit ang iba'y nakangiti at masaya sa kanilang dalawa. Nagsalita ang matanda tungkol sa nangyayari sa kanilang kumpanya at nang matapos, agad din silang nagsimula sa paghahanda ng pagkain. Masarap? Tanong ni Nathan sa mga anak. Opo, Daddy. I love food. Ngumiti si Nico at pinunasan ang kanyang bibig. Daddy, I want chocolate po. Please. Natawa naman si Nathan at agad tumayo para alalayan ang kambal. Sumama na rin si Nico at naiwan si Rebecca sa matanda. Sabay nilang pinagmamasdan ang mag-ama na kumukuha ng marshmallow at sabay silang napangiti ng matandang Buena Flor. They look so happy together. Thank you, Rebecca. Deserve naman nila magsama-sama. Alam mo, ikaw naman ang gusto ko para kay Nathan noon pa man, di ba? Nung magkita tayo sa opisina, sinabi sa akin ng anak ko na gusto kanya. Nakita ko ang pagmamahal niya sa iyo at yung mga mata niya kumikinang kapag kasama ka. Napangiti naman si Rebecca. Noon pa man, nasa poder na siya ng mga Buena Flor. Noon pa man, ito na ang naging kasama niya hanggang sa magkaroon sila ng relasyon ni Nathan. Wala man siyang pamilya, pinaramdam ng mga ito na importante siya. Sir, salamat. Napakarami mong ginawa para sa akin. Sa amin ang mga anak ko. Hindi ko ho alam kung paano ko masusuklian lahat ng iyon. Sa dami mong nagawa para sa akin, sobra-sobra pa ang pasasalamat na gusto kong ibigay sa pagtago ng sikreto ko. Sa pagsuporta sa akin, sa pagbibigay sa akin ng tahanan. Rebecca, pamilya kita. Sa lahat ng taong dumadaan sa pamilya namin, ikaw lang ang nagbigay kasiyahan sa bahay. Ikaw ang lubos kong pinagkakatiwalaan. Binigyan mo na masayang buhay ang anak ko. Binigyan mo siya ng pagmamahal na hindi ko kayang ibigay. We lost my wife. At ikaw ang nagbigay ng pagmamahal sa aming dalawa. Kaya wala ang lahat ng ginawa ko para sa'yo kumpara sa nagawa mo para sa akin. Tanging gusto ko lang eh. Magpakasal kayong dalawa habang buhay pa ako. Napanguso naman si Rebecca at agad niyakap ang matanda. Ang naging pangalawa niyang ama at naging pamilya niya. Humiwalay silang dalawa na dumating si Nathan na nagtaas ng kilay. Bakit pa pinapaiyak si Rebecca? Tanong ni Nathan. Bakit? Bawal? Pinaiyak mo? Dad! Nagtawanan si Rebecca at Dominic sa iritadong si Nathan at napailing na lang ang babae at pinanood ang kambal na kumakain at tila nawala na ng paki sa paligid. Naramdaman ni Rebecca ang kamay ni Nathan sa kanyang bewang. Last concert na namin bukas. Gusto ko nandun ka at ang kambal, okay? Oo naman, no?
Gusto rin kitang makitang tumugtog. Miss ko na rin ang boses mo habang kumakanta. May sorpresa din ako sa'yo, kaya dapat nandun ka. I want that concert to be memorable for us. Sure, I will be there. Sino sila? Ilan lang yan sa mga naririnig ni Rebecca habang papasok sila sa Araneta. Napakaraming tao, ngunit sa unahan sila nakaupo kung saan malapit ang stage. Ito ang kauna-unahang concert na napuntahan ni Rebecca. Ito rin ang unang beses na maririnig niya ang boses ng binata habang nagpa-perform. Wait, kasama niya mga Bonaflor? So ibig sabihin, oh my God, baka siya yung low-key girlfriend ni Nathan. Usapan ng mga babae sa likod. Ngumiti lang si Rebecca at agad nagsimula ang concert ilang minuto ang nakalipas. Napanganga siya na makita kung gano'ng kaganda ang setup ng stage. Kompleto rin ang anim na nagpa-perform sa stage habang nasa gitna si Nathan. Nakasuot ito ng sandong itim, nakita ang tato sa kaliwang braso. Black jeans, nakita ang kilalang brand ng underwear at malakas ang dating sa stage ni Nathan kaya halos lahat ng babae nagtitilian dahil sa kanya. Daddy is cool? Namamangha na sabi ni Nico habang hawak ang banner para sa kanilang ama. Gusto ko po sa stage. Sabi naman ni Nash. Manonood lang tayo anak. Mamaya pupuntahan natin si Daddy sa backstage. Hi, can I have your balloon? Nakangiting tanong ni Nash sa isang babae na nasa gilid. Nanlaki naman ang mga mata ni Rebecca, ngunit agad ding nagpasalamat nang bigyan nito ang anak ng lobo. Buong kanta ni Nathan, nakatitig lang si Rebecca habang hawak niya ang banner at tila isang fangirl. Natawa pa si Rebecca nang tumapat sa kanila ang kamera, dahilan para makita ni Nathan ang magandang mukha ng kanyang mapapangasawa. Nag-enjoy ba kayo? Sigaw ni Nathan habang hawak ang bottled water. Nagsigawan naman ang manonood at humihingi ng encore. Natawa si Nathan at tinignan ang babae na nasa unahan at nakangiti sa kanya. So, before we finish this concert, I prepared something just for my partner right there. Can you show us her beautiful face, please? Nagulat man na pangiti na lang si Rebecca sa camera, kaya nagulat din ang karamihan sa manonood. Ang iba'y nakatitig sa ganda ng babae. Hindi tuloy alam ni Rebecca ang gagawin, ngunit kinikilig siya dahil nakatitig si Nathan sa screen. She's Rebecca. She's my long-term girlfriend and we've been together before my audition, during my training, and being the main vocalist of this group. And oh, there's more, because we brought our kids here. Nagsigawan naman ang kambal. Kanya-kanyang kwento ang mga taong nanonood dahil ngayon lang nila nalaman na may girlfriend at anak na ang paborito nilang vocalist. Lahat ng tao ay napatayo at nagpalakpakan na nakangiti sa screen. Ano na naman kaya ang plano niya? Natatawang bulong ni Dominic. Hindi mo po alam? Tanong ni Rebecca. Umiling ang matanda. Tinignan nila si Nathan na nakatitig sa kanilang lahat. Pakiramdam tuloy ni Rebecca ay isa siyang swerteng babae na nakatuluyan ang kanilang paborito. Ngunit hindi doon natapos ang lahat dahil isang malaking sorpresa ang ginawa ni Nathan na halos hindi marinig ng babae ang musika. Naglakad ito pababa at ngumisi habang hawak ang microphone at gwapong-gwapo kahit pawis. Rebecca, tawag ni Nathan. Todo suporta naman ang mga kaibigan ng lalaki na nasa likod at nahangiti. Baby, my love, my honey, you're the best thing that ever happened to me. And I want to cherish this moment by asking you, will you marry me? Nanlaki ang mga mata ni Rebecca at sunod-sunod ang kalabog ng kanyang dibdib. Ngumiti ang lalaki at pinakita ang singsing habang nakatayo ito sa harapan niya. At hinihingi na makasama siya habang buhay. Nangilid agad ang luha sa mga mata niya at tinignan ang kambal na nakangiti at tumatangu-tangu pa na para bang alam ng mga ito ang nangyayari. Yes! Nathan, of course! Umiiyak na sabi ni Rebecca. I love you. I love you, baby.
malambing na bulong ni Nathan. Nagpalakpakan ng mga tao at naging emosyonal naman ang iba. Niyakap ni Rebecca ang lalaki at sabay silang nagtawanan. Finally, this girl right here is now my fiancé! Tumawa si Rebecca at yumukod bilang pagbati sa mga tao. Napangiti siya at buong concert daladala niya ang isang mahalagang memorya na habang buhay niyang babalik-balikan. Napangiti si Rebecca at niyakap ang mga anak na sumasabay sa kanta ni Nathan. And she's now in the new chapter of the beginning with the love of her life. Masayang namuhay sa tahimik na lugar sina Rebecca at Nathan. Ilang taon na rin na nakalipas, ngunit ang pagmamahal nila sa isa't isa ay nanatiling matatag at ilang taon na rin mula nang ikasal silang dalawa at nagbunga ang kanilang pagsasama ng isa pang anak. Wala nang iba pang hihilingin si Rebecca, kundi ang mabuhay ng matagal kasama ang kanyang minamahal sa buhay. Good morning, Mommy! Ngumiti si Nash habang naghahanda ng mga plato sa lamesa. Good morning, Mommy! Saad din ni Nico. Sandaling natigilan si Rebecca at napatingin sa kanyang kambal. Magbibinata na ang mga ito. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng panahon para sa kanila. Ngunit masaya siya na may kanya-kanya na itong hilig. Kanya-kanyang taste sa mga bagay-bagay. Ngunit isang mas nagustuhan niya. Hindi nawala ang pagiging klingi ng dalawa sa kanya. Ang laki niyo na talaga, no? Dati ako pang gumagawa ng gawaing bahay, ngayon kayo na. You're our queen, Mommy. Dapat lang na pagsilbihan ka. You've done enough for us, kaya kami naman po magsisilbi sa inyo. Ngumiti si Nico at agad inalalayan ang ina paupo sa upuan. Si Daddy po may dinaanan lang at uuwi na rin kasama si Rose. Tuwang-tuwa naman ang kanilang ina habang pinagmamasdan sila. We're home. Sinundo ko lang si Rose sa kapitbahay dahil ang aga-aga wala pang almusal nandun agad. Napatingin si Rebecca sa kanyang bunsong anak. Ang dungis mo, nasa ang bag mo? Wala dun sa kwarto mo. Ito po, dala ko po, Mommy. Ano po pagkain? Mommy, dinadaan ka lang yan sa hakitan niya para hindi mo siya paggalitan. Kaya nga, Mommy, para hindi mo siya pagbawalan maglaro ulit sa labas. Daddy, sila kuya, oh, inaaway ako, Daddy. Nagtawa na ng kambal at napailing naman si Rebecca. Sabay-sabay naman silang kumain at si Nico naman ang naghugas ng pinggan. Nakakatuwa na sa ganitong edad, hindi na nila kailangan pang sabihin kung anong gagawin. Mommy, alam mo, si Nico may babaeng nagugustuhan. Yung babae na masungit, formal at ayaw sa kanya. Talaga? Gusto niyo yung babae pero ayaw sa kanya nun. Ewan ko rin kung bakit. Napatingin naman si Rebecca sa kanyang anak na ngumiti sa kanya. Masaya siya sa kung anong nangyayari. Hinahayaan niya lang ma-experience sa mga ito ang mga dapat nilang ma-experience sa buhay at kasama na roon ang pagkakaroon ng love interest. Magkaroon ng crush, magkaroon ng babaeng magugustuhan at hindi naman pinagbabawalan yon ni Rebecca. Baby, tawag ni Nathan. Yes, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Tumango naman siya. Anong iniisip mo? Wala naman, may nakwento lang sa akin si Nash na may nagugustuhan na raw si Nico. Natutuwa lang ako kasi interesado na sila sa mga ganong bagay. Samantalang dati ayaw na ayaw nila. Ganun ba? Hindi ko naman masyado nakikita si Nico na may kausap na babae. Eh baka sadyang magaling lang ang anak natin sa pagtatago ng babae. Mana sa'yo? Ngumiwi si Rebecca. Baby, nagbago na ako ha. Ikaw nga lang ang gusto ko nun eh. Natawa si Rebecca at hindi niya akalain na magiging magkasama silang dalawa ng asawa sa hirap at ginhawa. Thank you for giving me the love I deserve. For helping me to take good care of our kids and for not giving up this relationship with me. Baby, may problema ba? Nag-aalala na tanong ni Nathan. Hindi mo alam kung gaano ko pinagdasal na ito na sana. Magkaroon din ako ng pamilya kasama ka. I'm so lucky to have you, Nathan. I'm so lucky to have you in my life. Napangiti si Nathan at hinalikan ng tuktok ng ulo ng asawa. Mas maswerte ako nakilala kita, Rebecca.
Hindi mo alam kung gaano ako nagdasal na sana ikaw ang endgame ko. Nasa kwentong ito ng buhay natin, ikaw ang pakakasalan ko. At na-realize ni Rebecca na okay lang magsakripisyo sa taong mahal mo. Nasaktan man, nabigo at nawalan, at least sinubukan. At ito sila ngayon ng asawa. Masayang nagmamahalan. Lahat ng ginawa ni Rebecca noon ipinagpapasalamat niya dahil dinala siya sa buhay na nais niya. I love you, Nathan. Ikaw ang nag-iisa at natatangin sa buhay ko. Napangiti si Nathan at matagal na tinitigan ang asawa. At ikaw ang nag-iisang liwanag sa mundo ko. Sa'yo ako at akin ka. Habang buhay ko ay pagdadasal na habaan pa ang buhay nating dalawa. Napangiti si Rebecca at tinalikan ng asawa. Mabilis na humalik pabalik si Nathan at dahan-dahan na hiniga ang asawa sa malambot na kama. Ngumiti silang pareho at niyakap ang isa't isa habang iniisip ang buhay na nagawa nilang magkasama. Ang buhay na matagal nilang hiniling ng magkasama at ang buhay na puno ng memorya ng kanilang pagmamahalan. The End.